Welcome to my YouTube channel. This is Linda Franz. Well, for today's video, guys, ito po ay para dun sa mga moms na gaya ko na non-working moms na nasa bahay lang po. At dun po rin sa mga moms na gaya ko na malapit na rin po maging senior citizen. Well, pakinggan niyo po to, baka meron po kayong mapulot na aral. Para sa akin po, ako po ay 54 years old right now. At of course, malapit na rin po akong maging senior citizen. Ilan na lang po at nabibilang na rin po ako sa senior citizen. But for me po, ang pagiging senior citizen po ay hindi po yun dapat katakutan o ilagay natin sa isip na matanda na tayo. Sa ating sarili, tuwing magbe-birthday po tayo, dapat iniisip natin na tayo ay 25 years old lamang. Huwag po tayo may stress masyado sa edad na dadagdag sa atin taon-taon. Kasi lalo po yun nagpapabigat sa ating sarili. Ang isa pa po, para po sa mga mamshi, pagising po natin sa umaga, umarap po tayo sa salamin, kausapin natin ang sarili, ngumiti tayo, at sabihin natin na kay gandang umaga, kasing ganda ng mga ngiti ko. Salamat sa Diyos at nakikita ko pa rin ang aking sarili. Salamat at nandito ko ngayon, nagpapasalamat sa lahat mga biyayang pinagkulob sa akin sa araw-araw. At of course, sa mga mamshi rin, dapat po panatilihin natin ang ating mga sarili na maayos pa rin kahit tayo nagkakaedad na. Of course, araw-araw po rin po tayo dapat maligo. Kahit nasa bahay lamang tayo, dapat mag-ayos din tayo sa ating sarili. Maglagay ng konting moisturizer, maglagay ng konting makeup, magdamit ng maayos kahit nasa bahay lamang. Meron ako nakapansin sa ibang kababaihan na porkit nasa bahay lamang, ay ayaw na po nilang magdamit ng maayos kasi ang katwiran po nila, nasa bahay lamang naman ako eh. Wala na bang ibang tao makakita? Well, ginagawa mo yung pag-aayos na yon hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo, para may paramdam mo sa sarili mo na mahal mo ang iyong sarili. At isa pa po, mga mamshi, yung mapanatili mong maayos ang iyong sarili, ito rin po ay para sa mata ng iyong mga mister, ng ating mga mister. Alam niyo po na para sa kanila kapag nakikita po tayong maayos din, nakikita nilang tayo ay nagpapaganda pa rin, maganda pa rin sa paningin nila. Well, nakakadagdag po yun, lalo ng kanilang pagmamahal din at napapanatili rin ni para sa kanila na maging stick sila sa atin at hindi tumingin sa ibang magaganda. Well, diba kapag narinig po natin sa ating mga asawa na sasabihin, "Sweetheart, ang ganda mo naman, ang gandang-ganda mo pa rin. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin dito sa balat ng lupa." Well, aminin mo at hindi, kinikilig ka pa rin. Huwag mong itinayang kasi totoo na kinikilig pa rin tayo kahit ganito ng edad natin. Kaya kailangan i-maintain natin ang kaayusan sa ating mga sarili. At para din po doon sa mga mamshi na nasa bahay lang, of course, dapat po panatilihin din nating maayos ang ating loob ng tahanan. Iligpit ang dapat iligpit, hugasan ang dapat hugasan, at ayusin ang mga anak na nandyan na kasama mo at ipaghanda mo ng masarap pagkain si mister para naman pagdating niya, makita niya na kahit paano, nandiyan pa rin yung iyong paglalambing. Yan po ay pagpapakita sa ating mga asawa ng pagmamahal na hindi nawawala kahit na ilang taon na kayong mag-asawa. Pagdating naman po sa gabi,
Of course, nandiyan po yung bonding moment nyo kasi yan po yung time na kayong dalawa lang, nandiyan kayo, nanonood ng TV, or that's the time po na dapat po iparamdam natin yung paglalambing natin sa ating asawa, yakapin natin siya, at ibulong natin na ang sarap mo namang kayakap, darling. Ang sarap mo namang yakapin. Yun. Siyempre, alam na natin kung anong susunod doon. Hindi ko na dapat explain pa yon. Well, pagdating din po sa mga bagay na yon, huwag po nating kalilimutan, huwag po nating iisipin na tayo ay matanda na at hindi na rin po tayo magiging active sa bagay na yon. Well, kahit na po sabihin natin na tayo ay menopause na, hindi po katwiran yun na hindi ka na magiging active sa bagay na yon. Alam niyo na po kung anong ibig kong sabihin. Maging active pa rin po tayo. Dahil yung pumisan ay meron pa rin mga pangangailangan sa bawat isa. Hindi po natin iisipin na ano ka ba ang tanda na natin, wag na natin gawin ito. Gagawin at gagawin niyo po rin yan para maiparamdam niyo sa inyong mga sarili yung pagmamahal ninyo. Well, ito pa po ang isa. Para din po sa mga mamshi na nasa bahay rin at of course, laging naiiwan mag-isa, umaalis si Mister, nagkatrabaho, huwag po rin nating ugaliin na kapag tayo po ay may pagkakataon naliligo si Mister at nandiyan po ang kanyang telephone, pakikialaman po natin at titingnan natin kung merong mga ka-text sa si Mister, naghahanap ka ng paraan para masaktan mo ang iyong sarili or naghahanap ka ng mga paraan para magkaroon ka ng pagdududa. Hindi po maganda ang ganon. Kasi may mga babae po kung napapansin din na ang hilig pong kalikutin o tingnan ang mga mobile ng kanilang mga asawa habang naliligo. Well, kung kayo po ay mag-asawa na, hindi po ibig sabihin na hindi nyo nabibigyan ng privacy ang bawat isa. Dapat ang respeto at pagtitiwala ay laging nandyan para mapanatili natin ang ating pagmamahalan at ang magandang relasyon. At kung sakali naman pong may mga activities ang ating mga mister, meron silang mga pinupuntahan or may mga sports silang dapat gawin, maging supportive po tayo. Hayaan po natin na ma-enjoy rin nila yung moment na yan. At ikaw rin, hilingin mo rin sa iyong sarili na dapat hindi rin maghapon na lang nasa bahay ka. Dapat rin maging magkaroon ka rin ng activity sa iyong sarili. Lumabas ka, pumunta ka sa iyong mga kaibigan, makipagkwentuhan ka. At hindi rin naman po ibig sabihin na ang pakikipagkwentuhan na yon ay sa kapitbahay ka pupunta at maghapon ka na lang doon nakipagchismisan at hindi mo na nasikaso ang iyong tahanan at hindi mo na naipagluto ng masarap si Mister. Well, pagdating po ng ating mga asawa, dapat po nasa bahay tayo. Dapat po maayos tayo sa ating sarili sa mata ng ating mga Mister. Dahil sa maghapon pong trabaho na yon, napagod sila, of course, parang napakasayo po sa paningin nila na makikita nila ang kanilang misis na madadatnan nila sa bahay na maayos, nagpaganda, at ang bango. O diba, kakilig-kilig pa rin yon sa ating mga pakiramdam. At saka syempre, guys, imbis na ang tatanungin natin sa ating asawa pagdating sa bahay, oh, ayan, late ka na naman dumating. Ba't ngayon ka lang? Huwag po sana ganun. Dapat tanungin natin sila, sabihin natin na, oh, kumusta naman sweetheart? Kumusta ang maghapon mo? Kumusta ang iyong trabaho? Oh, gusto mo bang uminom? Pagod ka ba? Pahinga ka muna habang naghahain ako ng ating pagkain? Ano bang gusto mong ulam? So, ayan guys, sa isa po yan sa mga bagay na lalong nagpapasarap sa ating sitwasyon bilang mag-asawa. Lalong napapalago natin yung mga pagmamahalan sa bawat isa. Na ito rin po yung nagiging dahilan kung bakit ang mga iba po ay tumatagal po ng ilang years sa sila pa rin dalawang magkasama. Dahil nami-maintain po nila ang lahat ng bagay na yan. Well, guys, dito po nagtatapos ang aking video. I hope na hindi po kayo na-bored po, na-inip sa aking mga pinagkasabi. Sana po meron din kayo napulot na aral. So, hanggang sa muli po, ito po si Lynn Vlog France. Marami pong salamat. Bye! Bisu-bisu!